Kasi pag ginagawa ko yung walang title or nothing, di ba sabi yung sa'yo, I work in reverse. Ginagawa niya available na work, na material. Tapos sa ako nalagyan ng title. Part of the creative process is also coming up with crazy titles. Oh, elevator. Kagaya niya, yung pusa niya, yung title, yan hindi naman catch it. Now, not now yan. Now, Ah, nakakala natin, kaya ako sa'yo. May malaking pusa kanina doon, copycat ng title. May mga ganun eh, may mga, may medyo witty yung, kasi, part of the creative process, gusto ko yung naglalagay din ako ng mga ganda mga title. Parang pelikula, di ba? Ano yung mga title dyan? Pero may mga ibang artist akong kaibigan na very silent sila. They criticize my work. Which I welcome also. I really welcome na sabi nila. Kaya siyempre dinadaan naman niya sa title eh. Di ba? Kaya nagugustuhan niya trabaho. May mga criticisms ko po ba na na-offend ko? Hindi na-offend eh kasi ewan ko, pero hindi naman ako yung Eu não sei se você está fazendo isso. Ang mga katuwa nga dyan eh, pag kamerang nakaka-visit ng art, nakita nila, ang ganda nito, tapos saka mong, reverse din sila. But by the way, what's the title of this? Kasabi ko tayo, mas lalo silang matatawa. Mas lalo silang, talaga nag-i-engage sila. Nakikita nila yung pangalan nila dun sa artwork. Akin niya. Kasi, nakaka-relate sila pag in-game yung title. But without me telling the title, communicating what the title is, nakaano sila, nakakonnect na kagad. The more na kumonnect sila nung sinabi ko yung title, uy! Oo nga, ako yan ah! Nakapag-trabaho na po ba kayo sa kasama ng mga artists? Group show? Oo, group show para. Ngayon ano, ngayong October, magpunta akong KL. Meron akong group show. Puro Filipino artists. Last year, nandun ako sa Singapore, meron akong group show. Puro mga Filipino artists din. Sa abroad, ngayon yung mga Singapore, Malaysia, sa Hong Kong, hindi masyado. Hong Kong, may mga ibang artists sa Pilipino. Pero gusto nila yung trabaho ng Pilipino. May mga nakasama na din ba kayo mga foreign artists? Yes. Sa exhibit? Sa Singapore. Sa palagay niyo po ba, bakit po nila nagustuhan ang mga drawing ng Pilipino? I think historically, malalim kasi ang Filipino art eh. Even in Singapore, pagkakausap yung mga gallery owners, sabi nila, one thing nice about Filipino art is that you have a very deep history. Kasi kung titignan ko sila Luna, Paliluna, sila Felix Resurrection Hidalgo, yung mga nauna na yan. Kung may kita mo yung works nila, talagang lakas ang influence ng European art. Yung discipline ng European art. Kaya, isipin mo, hindi naman mananalo yung Scoliarium ni Juan Luna kung hindi magaling yun. Isipin mo, world class yun. Noon pa global training na yun. Pinalo niya lahat ng lahat ng mga artists all over the world na nagpag-compete na sa specific art competition. And he represented the Philippines. Pero nung pinalabas niya yun, yun yung time na nagre-revolution dito sa Pilipinas. Diba? So part of his being in Filipino, nagre-rebelde siya doon sa painting. Yung message niya, yung atrocities ng mga Spaniards, no, tama. Pero hindi niya pwedeng sabihin yun kasi nasa Spain siya. Pero tinitira niya yung mga Espanyol dito sa Pilipinas kung paano kahirapan ng mga Espanyol ng mga Pilipino. Pero ang ginamit niya yung gladiator, hindi naman ano yun eh. Hindi naman Pinoy yun eh. Hindi naman Espanyol yun.
Room yun eh. Pero pag tinignan mo, ah, ito pala yung atrocities na ginagawa nito. Ayot naman siya. Di ba? So it sparked a, it also sparked the revolution. So, ang art pwede rin gamitin mo saan-saan. Like for example, may makikita ka pa ng social medias. Sila Pablo Bayan Santos, Daniel Rodricon, Dino ng Fine Arts, UP. Ano naman yan, mga activist tema ngayon, mga nakataas ang mga painting nila, mga kagawin yung mga mukha. Kamao na ganyan. Mga tangke, mga baril, mga pangmanay. Ganun mga subject matter nila. Kasi yun ang nakikita nila sa art nila eh. It should spark something. It should revolutionary in a way. Ganun sila eh, di ba? Ako naman, iba yung art. Masyadong filosofika ng tanong. Ang bottom line sa akin, masaya akong ginagawa ko yan, nagwawala ako, wala akong iisip na kliyente, wala. Kasi kung ayaw mo, huwag mo. Yung ganun tipo, masaya lang ako. Kasi kung masaya ka lang gumagawa ng trabaho mo, nakikita ng tao yun. Nakikita ng tao. Kaya, nabit kami yung group na yan. Yan yung mga sabi ko sa yan. Puso yan, ibinaligtad ko na. Nakala ko nga lungs. Lungs. Hindi, oh. Puso niya, binigtad ko kasi dito sa ilalim niya, tinan mo, ina-expose ko siya sa rain at saka sa elements. Nagkakaroon siya ng natural na na tanong na rust. I-exhibit ko yan sa November. One man show ko dito sa West Gallery. Binano ko. Dito sa West Gallery. West Gallery dito sa may West Avenue. Sabi nga sa inyo, meron. Ano, wala na yung glorieta, sarado na yun. At saka yung sa Mega Mall na West Garden, sarado na yun, nilagay na ang bata. Yan, i-exhibit ko yan, ganyan na siya. Hindi na siya babarnisan, hindi na natural na, natural na kalawag ng green. Kaya ako siya pinaligtad kasi, namumuo na yung kalawag dito eh. Gusto ko mamuo din dito sa ilalim. Pag namuo na yan, okay na yan. Pero yan, namuo na. Piyesa na yan, baka rin napulot ko yan sa akin, sa shooting range. Kasi sa shooting range, binabagi nila yan. Sino ang butas-butas? Puro ba? Eh, tinatapin na, huwag natin nila. Ang mo na, ang mga tao. Hindi nila alam, pero nung nandun pa sa ano yan, nandun pa lang sa lugar niya, nung nakita ko siya, nakikita ko siya yung shape. Alam ko kagad ko anong gagawin. Ano pong ano, title? Yan? Ano ba title niya? Parang from the bottom of my heart. Parang ganun yata yun. Sir, ano po ang breakthrough niyo sa sculpture industry? Ano ba yung pinaka-ano? Yung year na kung saan po kayo yung popular sa industry? I had my first one man show year 2000. Sa West Gallery, Glorieta. First one-man show. Sa Glorieta. Yun, almost all the culture works. Hindi na lang. Kasi, I think the intro, ano eh, if you present something that is different, if you present something that is different, that is unusual, I think people will like it, people will, alam mo yun, ma-challenge ang isip nila. Like ako, atin ako. Out of 40, di pag-iayabang ko, kung nag-i-article naman yan. Out of 40, more than 40 sculptors ng Pilipino. Diyan sa Mega Mall, if you have time, punta ngayon sa Mega Mall. Di ba nasa Tainoma kayo? Mag-MRT lang kayo, punta kayo sa Mega Mall, tapos balik ka agad kayo sa Palermo. Pagpunta nyo ngayon, kasi mag-end na yan this week. 24 ngayon, no? 24 ngayon, 25, 28, 30. Sa Sunday, mag-end yung show.
yung sculpture show na. Nandun sa art center, sa mayroong fourth level. Kung tinig ganyan, dahil na yung mga sculptures doon. Hindi sa pagkaya pa nga. Pero yung sa akin, bukod na ang ilo. May kita nyo, para isa-isa na nasa wall. Kaya isa-isa lang pyesa, walang kagayo. Pag tinignan nyo iba, hindi sa pagkaya pa, tinignan nyo iba, yung sculptures doon, iba. Parang may mga kagaya. Hindi mo na alam kung sino doon. Yun siya sabi ko. I think, yung career ko will be about 2004, 2008. Yeah. Tutuwa ako nung in-invite ako mahalit ng Embassy of France. Yung year 2000. Kasi yan, medyo smagayo yung mga yan. Francis. Mga French fries. Year 2008. I was invited na mag-show, na mag-put up ng exhibit, solo exhibit, doon sa kanilang Alliance Française de Manila.